sanay na sanay ang Pinoy na isabuhay sa kasalukuyan ang mga mahalagang bagay na parating pa lamang sa hinaharap. Maagap, maaga ang Pinoy kung magdiwang. Setyembre pa lamang ay nagkukumahog na ang mga himpilan ng radyo, mga shopping malls at mga TV network para ipadama, ipatugtog at ipaalaala tungkol sa darating na Pasko. Maging sa mga pamilya ay maagang mangarap ang mga bata. Bunsod marahil ng kahirapan ay maagang makintal sa isipan na mga musmos ang kagustuhang marating at makamit ang anumang karera upang makatulong sa magulang, makaipon at makapagpaanyo ng magandang kinabukasan. Hindi malayong ang mga bata ay sinisimulang paghandaan ng itutusto sa pag-aaral bago pa man sila isinilang. Maaga mangarap ang Pinoy at malayo ang tanaw kapag ang pinag-uusapan ay ang hinaharap. Marunong ang Pinoy na habang maaga pa'y ninanamnam na, dinadam at isinasabuhay na ang bagay na bagamat wala pa ay pinakahihintay na at pinakamimithi. At sapagkat ang kanyang isip at puso'y nakatuon sa darating, sa hinihintay na hinaharap, handa rin ang Pinoy na magtiis, magdusa, maghirap sa kasalukuyan. Bihasang bihasa tayong mga Pinoy maghintay. Sanay ang Pinoy magtiis at magdanas ng hirap sapagkat ang hinaharap ay pihong darating. Hindi ba dito ang nasa puso ng mahigit 10 milyong kababayan natin na nasa ibang bansa at nagpapakahirap para sa tinatawag nilang kinabukasan? Hindi ba't ang pinakaasam na hinaharap ang siyang dahilan kung bakit handa ang Pinoy na humarap sa kalungkutan, pamamanglaw, pagkagiliw sa kanilang mahal sa buhay at manatili ng maraming taon sa malayong lugar? Ito ang buod na kapansin-pansin sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Mapait ang pinagdaanan ng 7 magkakapatid. At kung iisipin natin na pati ang kanilang ina ay nagdanas din ng parehong malupit na kamatayan, lalong tumitingkad ang kabatirang basta ang hinaharap ang pinag-uusapan ay walang hindi gagawin ang taong puno ng pag-asa, tigib ng pananampalataya, at lipos ng pagmamalasakit sa pinaninindigang katotohanang ang kaganapan ay wala pa rito ngayon, kundi sa darating pang panahon. Sa ngalan ng hinaharap, ang taong matapat at matuwid ay puno ng pananampalataya at handang baliwalain ang kasalukuyan. At ituring ito na pangalawa o pangatlo lamang sa hanay ng pagpapahalaga. Ano nga ba ang nilalaman ng hinaharap na ito? Ano nga ba ang higit na mahalagang katotohanan na nagbunsod sa 7 magkakapatid upang harapin ang masakit at mapait na kamatayan sa pugon na nagliliyab, naglalagablab? Ano nga ba ang mahalagang bagay o lagay na ito na naging sapat na dahilan upang ang mga tao ay mamuhay na tila baga ang pinakahihintay ay dumating na, na naging sapat na dahilan upang hindi na sila mamuhay tulad ng karamihan? Ito ang sagot ng una at pangatlong pagbasa. Pareho ang tinutumbok ng mga ito, at ang higit na mahalagang ito ay ang kanilang paniniwalang ang tao ay muling mabubuhay upang makapiling ang Diyos magpakailanman. Ito ang makaapat na ulit na sagot ng magkakapatid sa aklat ng Makabeo. Ito rin ang sagot ni Jesus sa mga saduseyong nag-usisa sa kanya na mga tanong na walang kapararakan. Mga tanong na alam naman na lang lahat ay malayong malayo sa larangan ng makatotohanan at maaaring mangyari. Tulad ng mga tanong ng mga taong aral at nagdudunong-dunungan, ang tanong ng mga Saduseyo ay isang patibong. Ang pakay nila ay siluin ang Panginoon at hindi upang malaman ang katotohanan. Sa kadahilan ng hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay, nag-imbento sila ng tanong na batid natin ay malayong mangyari. Ngunit sa halip na mawala ng matibay na pundasyon, ang sagot ni Jesus ay bagkos na idiin niya ang katotohanan na sa muling pagkabuhay ay mababago ang takbo ng ating pakikitungo sa isa't isa. Na sa muling pagkabuhay ay hindi na tayo nalalambungan ng makamundot material na uri ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Na ang mga muling nabuhay ay tila mga anghel na hindi na muling mamamatay kailanman. Matibay at malalim
ang pagpapahalaga ng taong sumasampalataya dito sa katotohanan ito. At sapagkat mahalaga ito, ninanamnam na ito bilang katotohanan ng ganap at narito na. Dahil ito ay pinaninindigan ng sumasampalataya, handa siyang mamuhay na tila baga ay ito'y isa ng katotohanan ng nagaganap na ngayon dito, palagian at saanman. Maging ang pamumuhay bilang anghel ay handa niyang gawin at takuin. Maging ang pag-aasawa ay handa niyang ipagpaliban o palampasin sapagkat daman niya at niloloob na ang hinaharap na katotohanan ng muling pagkabuhay. Tulad ng pitong magkakapatid, malayo ang tanaw ng mga sumasampalataya. Malalim, matibay at mapunyagi. Sa lakas ng kanilang pangitain sa hinaharap na luwalhati, ay tinanggap nila ang pansamantalang kahirapan sapagkat nadama na nila ang luwalhating darating mula sa Panginoon. At tulad ng libo-libong mga banal at mga martir sa kasaysayan ng Santa Iglesia, pinaninindigan natin ang sinasaad sa Salmo na binasa natin sa sandali ng komunyon. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan ng anuman. Sapagkat sa ating pananampalataya, ang katotohanang inaasam at hinihintay ay katotohanang ganap, laganap at nilalasam na. At ito po mga kapatid ay inyong kalakbay at katoto sa lingguhang episodyo ng Puso sa Puso na nagsasabing salamat po at pagpalain po kayo ng puong may kapal.